ang pinakasikat na FM. Cheers, Miss! Gabaglita! Same, same! Pero iba! Iba! Sa number 106.7 Energy FM. Bangga! Huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Sasabihin? Yan! Oh. Diba? Diyan mo sa lahat pa rin po ng mga nasa... Nasaan? Na nasa bus. Oh. Na medyo malakas ang radyo ng G-Liner ngayon at ang RRCG. Mm-hmm. At syempre ng ilan na rin mga pampublikong buses. O, oh, diba? Mm-hmm. Hello po sa inyong lahat, sa mga drivers, conductor at mga pasahero. Sa magandang umaga sa inyong lahat. At sa ating mga pangga, nakagigising lang at ngayon ay nakatutok sa ating Facebook Live. Nagigising? Sarap buhay. Sana malay, all. Malay mo naman pang ano, pang graveyard hindi, sila. Hindi pang graveyard yun. Ano? Eh. Usually pag ganito yung oras ang gising mo, it's either hindi nag-alarm yung alarm clock mo at hinayaan mo na. Late na ako eh, di absent late na sa lang. Work eating. Diba? Oo nga. Na nakakaloka yan. Anyway, sa lahat pa rin po naman nagsa-celebrate ng kanilang mga birthday today. Mm. Happy birthday sa inyo. Siyempre sa aking tiyahin, si Madam Bernadine Dia. Happy birthday, Madam! Naloka ako sa tiyahin mo pero Madam ang tawag. Correct, diba? Ganun talaga yun. Kasi yun yung ano talaga. Kaya Madam, kasi yun yung ano... Yung dating, alam mo, nagpapakain sa amin. Bakit ka nagiging emosyonal? Hindi yun lang. Very happy ako sa kanya. Na, kaya Madam ang tawag ko kasi siya yung nagpaparana sa amin sa mga yung mamahaling restaurant natin. Na siya talaga yung kaya pala Madam, kasi madaming pera. Madaming blessings. At siya din yung unang nagbigay sa akin nung natuto kong magluto. Mm. Siya yung unang nagbigay sa akin ng ceramic na kawali. Buhay pa hanggang yes. ngayon. Yes. Ay, kabog. At nung kinamusta niya yung pinakita ko talaga sa kanya. Sabi ko, hindi. Kahit na ano nang itsura nung kawali, hindi ko talaga yun iwawag. Kaya happy birthday sa'yo, Madam. Happy birthday po. Yan. Pero eto na nga. Itong chika ko, Mari. Anel. Naku, diba pinag-uusapan pa lang natin last week kung matatapos na ba ang sigalot sa pagitan ni Christopher Fermin at Willie Revillame. Ay, nagkatotoo yata ang hula ng mga netizens na hindi pa natapos. Diba? Bakit? Ano nangyari? Parang a few days ago, Mare, after ng magkasumbatan, after ng magkaganito, ay tinotohanan na ni Christy Fermin ang mag-alsa baluta na sa mismong condominium na ibinigay ni Willie Revillame sa kanya. Ibig mo bang sabihin, Mare, ay tinanggal na niya yung mga gamit niya, yung mga muebles? True! Tinanggal na lahat. At kumbaga parang hindi lang daw nagkakasya sa kotse. Kaya ang ginawa niya, dalawang beses silang naghakot. No? Naku. Diba? Kasama niya kaya si Wendell Alvarez? Ay, malamang. Pero eto na nga, Mari. Kasi yung parang ang sabi nga ni, ano, ni, ng mga tao is, akala ko ba nagkapatawaran na? Akala ko ba tinanggap na yung pagpapatawa? Na, pero bakit umabot sa puntong ganito? Na nag, ano, nagbabalik ng gamit. Na ganito, ba diba? Malamang kasi parang, syempre, in a way, sabi nga ni Lule, at saka nito ni Charito na naman, alam mo mga pakilamera to mga to. Alam mo, sabi nga naman nila, di ba? Kaya ibinigay naman din sa'yo, bakit kailangan mong ibalik? Hindi mo naman hiningi. Oo nga. Di ba? Ibalik mo kung hiningi mo yan. Pero Mari, ikaw, ikaw tatanungin ko, halimbawa may nagbigay sa'yo at isinumbat, gagamitin mo pa rin ba yung gamit kahit na alam mong pinagsusumbat niya na sa'yo? Pero never naman kasi akong tumanggap, Mari. Yung tipong kahit bigyan mo ako. Oo, sige, magti-thank you ako sa'yo. Kilala mo ako, Mari. Diba? Kapag hindi ko na nagugustuhan at naiibigan ang binigay mo, ganito yung reaction ko. Uy, thank you! Ang ganda, ha? Ano siya lang yun, ha? Pakawalang yun. Siya nang binigyan, plinastic pa. tapos tuloy pero mo. Pero eto na nga, Mare. Ang kinaluloka ni Lule at ni Charito sa kanilang pag-uusap ay para bang parang tipong tinanggap nga ang apology. Pero alam mo yun, sinaskinikwento nga daw ni Nanay Christy Fermin na para bang kahit gusto man daw niyang sabihin na eto na isaksak mo sa baga mo, is parang yung gesture kasi na para kasi hindi ka naman daw pinalaya sa... 'Di ba? Nagkataon lang. Nabanggit lang naman na sinabing ikaw ay nabigyan ng ano,
ng condo unit. Diba? Pero hindi naman sinabing lumayas ka dyan. So parang tipong after nun, nag-apology naman. Tapos parang nagpakumbaba on national TV. Diba? Parang sana tinanggap ng totoo. Kaya tuloy ang sabi ng Ilan Mare, parang, ha? Totoo kaya yung tinanggap niya, yung apology niya. Public apology yun, ha? Pero Mare, hindi na natin may aalis kay Nay Christy. Na sumama pa rin ang loob niya. Kasi, sabi na natin, Mare, siguro na, ano, ito yung nakikita kong nababasa ni, ginagawa ngayon ni Nay Christy. Oo't napatawad na niya si Willie. Pero, sa nakikita natin, hindi ganun kadaling kalimutan, eh. Kumbaga nasugatan siya. Isipin mo na lang, Mare, na kapag ikay pupunta dun sa condo, alibaw si Nay Christy, pupunta sa condo, maaalala niyang minsan sa buhay niya ay sinumbat sa akin ipinahiya siya ng Willie Rebillame on national TV. Kumbaga parang siguro ang ginagawa ni Nanay Christy ngayon is letting him taste his own medicine. Kumbaga parang tumayo ka dyan sa pagkakadapa mo. Siguro ganun yung gustong sabihin, di ba? Kasi wala naman na tayo naririnig pa ng iba pang banat. Wala na. Na kumbaga parang tama lang din naman din daw, sabi naman ni Choleng, na ibalik ka. Kasi kahit pa hindi mo nga naman daw hiningi, kapag binigay sa'yo, tapos isinumbat pa sa'yo, diba? Ibalik mo na para walang usapin. Mare, may mga tambay sa amin na yung opinion nila hati. Kasi itong si Kuya Will daw, kapag nanumbat ka daw ng isang bagay na naitulong mo na, may possibility na ikay hindi bukal sa loob mo yung pagtulong mo na yon. So ibig sabihin parang pakitang tao lang ba? Parang ganun ginawa mo iyon. Yun ang sabi ng mga ng ibang mga tambay sa amin. Na parang binigay mo yon upang makuha yung loob ng tao. Ngayon nung hindi mo makuha yung gusto mo sa kanya, pinahiya mo siya. Isinumbat mo sa kanya yung naibigay mo. Para nang sa ganun, ma-point out mo sa kanya na minsan sa buhay mo ay napakinabangan mo ko, kaya akin ka. Tama, di ba? Parang, ang pangit ang ganun. Diba? Pero hindi naman natin sinasabi na ganun ngayon sitwasyon nila kasi hindi natin alam kung ano hindi talaga. Natin alam. Ano yung punot dulo ng pagkakaibigan ni Nay Christy tsaka ni Willie Rebillame? Kasi diba, maaring ito ay, alam mo, yung isang linggo, dalawang linggong ganyan. Pero malay natin, after 2 weeks, okay na sila ulit, diba? Pero yun nga, yung kinaloka lang talaga ni Lule tsaka ni Charito no nag-uusap, para bang, ha, tinutuhanan ni Nanay Christy ibalik ang condominium na sinasabi niyang ibinigay. Diba? Nakakalungkot Mare no na ang ibig ng naging ugat lamang nitong awayan at sulian ng gamit na to at mga pamamahay lang, ay dahil sa clickbait. Correct. Diba? Nakakalungkot. Diba? Na nakakaloka yung mga nagparating. Actually hindi yung sa clickbait Mare. Hindi yun dahil doon. Yung mga nagparating. Ay, naku. Diba? Kasi kadalasan, yung mga messengers na yan. Diba? Hindi messengers ng kumpanya. Yung mga mensahero ng mga balita, yung mga marites, yung mga nakapalibot, diba? Sila yung nagpapalala ng sitwasyon. Yan ang sinasabi natin ng mga nakaraang araw, diba? Actually, ang nagpalala niyan, yung mga nakapalibot kay Willie Rebillame. Talaga. Biktima lang din si Willie Rebillame ng sarili niyang mga tao. Diba? Ano, nakakaloka. Kaya doon sa mga tao na ito, pwede ba tigilan yun na din? Ikaw ba, Mari, pag sinumbatan ka, ibabalik mo din? Oo. Hindi ba? Diba? Ibigay ko na lang din. Kasi ganun din naman eh, diba? Na unang-una, hindi ka naman din hindi, ibigay mo lang. Or hindi ko gagamitin. Ako naranasan ko din yan, sinumbatan ako, binalik ko lahat. Diba? Para walang usapin. Para walang usapin. Eto na, tapos na. Kasi okay mahirap na din. Alam mo, Mari, ang pinakamahirap na na bayaran ay utang na loob. Pero yung utang na loob na yon ay nakakabit siya doon sa material na bagay na ibinigay sa'yo. Kaya ako noon, nung sinumbatan ako, binalik ko lahat. Depende naman yun, Mari, sa sa utang na loob, di ba? Kasi yung utang na loob naman, through friends naman, kung talaga magkaibigan kayo, hindi naman kayo nagkakasumbatan sa ganong aspeto. Pero kung talagang medyo mababaw lang at talagang alam nyo naman din na dahil lang may pakinabang ka sa ganito, may pakinabang, di ba? Pero for sure naman, pares naman din nila natulungan ang isa't isa. Yun lang din and naman. And time will heal. Correct, di ba? Sabi nga nila, love is blind and love is lovelier the second time around. Bakit parang binulag mo naman sila? Love is blind! Bakit mo binulag si Kuya Will? Ang sabi nga nila, for every drop of rain, a flower bloom. Binulaklak mo ngayon si Nay Christy.
Ano daw yun? May pasok mo lang yung quotation. Oh, diba? Wala lang. Nabasa ko lang kasi kaagad eh. Para tipo, okay. May masabi lang. May maidugtong ka lang na quotation. Ay, naku, tama na. Oo nga. Diba? Anyways, yan po muna kung saan makahantong ito at ano pa mga maisosoling mga bagay. Ay, sama-sama pa rin natin ang pakatutukan sa mga susunod na araw. Pero hangad natin na sana magkaayos na rin sila ulit talaga. Oo naman. Maibalik sa dati. Ang sarap makakita ng mga tao nagkakasundo. Correct, diba? Na magkakabatid. Yes! Kaya yan naman hangarin na lang natin para sa kanila. Well, in the meantime, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Mm-hmm. Sana magbabalik. Isang matigabong chikahan na naman ang daladala ng dalawang backlog. Yes! Ako po muli si Kapitana Sisa. At ako po yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo!